Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe sa Ginups Vlog. Kumusta po mga subscriber at saka mga viewers ng Ginups Vlogs? Ngayon po ay aalamin natin kung ano ang mga pangunahing tools o mga ginagamit sa paggawa para makabuo tayo ng mga dentures o postizo. Okay guys, ito, simulan na natin. Plaster of Paris, ito yung kulay puti na parang simento na nakikita ninyo sa mga unang video ko na ginagamit ko pang repair. Ito kadalasan, ginagamit ito pansamantala sa mga ginagawang sukat pangbuhos dahil medyo malambot lang ito, no? Pero gamit talaga nito ay pangluto sa mga dentures. Cast stone or yellow stone, ito yung kulay dilaw na parang simento para pangbuhos, makabuo ng mga sukat. Mas matigas itong yellow stone kumpara doon sa plaster of Paris. Ito ang ginagamit para sa paggawa ng mga porcelain jacket, mga casted, mga ball plus. Yellow stone po talaga ang ginagamit para doon. Ito naman yung alginate spatula, pwede rin itong sa plaster spatula, kahit saan lang pwedeng gamitin nito. Ngayon kailangan natin pag may spatula, meron dapat bowl, no? Plaster bowl, cast stone bowl, pwede rin ito siya. Kahit either plaster or cast stone, pwedeng haluin dito. Spatula plus bowl, yan po yung magkasama. Dahil kailangan natin, may set tayo ng ganito mga carver. Iba't ibang klaseng carver, no? May wax carver, may pattern carver. Ayan, ginagamit yan ganyan. Pang curve, no? Sa mga ngipin, pang design. Ayan. Pwede siyang pang waxing. Ayan. Yan ang mga tools sa pag-sit ng ngipin. Merong iba't ibang klase yan, may local, merong US, no? Depende na lang sa inyo kung anong bibili niyo. Kailangan din nitong mixing glass, kapirasong glass para paghaluan ng mga cement, pag magsisement ka, no? Magja-jacket. Pero pag ang gagamitin natin, katulad na siya nakikita sa video ko, kutsara ginagamit ko, ito, pwede gamitin ito, itong baso na ito. Pataob niya siya, yung upit niya ang gagamitin. Hindi tayo makakagamit ng mga glass na ganyan dahil matatapon siya. Okay? Meron tayong dapat carborundum. Ito yung heatless carborundum grinding stone. Ginagamit ito pang bawas sa mga ngipin. Nakalagay dapat ito siya sa isang bar chuck at saka mayroong mandrel. Yan yung bakal na maliit. Tapos, dapat meron tayong separating disc, no? Red ito siya, medyo magas pa. Meron din kulay gray. Pang separate yan in between ng mga ngipin. Merong makapal niyan at meron ding manipis. Ito naman ang red pointed stone. Nagamit ito doon sa mga curb ng mga parts ng denture. Iba't ibang kulay ito. Merong pang metal, merong pang plastic, pang ball plus. Iba-iba ang gamit nito, guys. Binabala ito sa mga grinding machine. Then, articulator. Ginagamit ito sa mga upper and lower complete denture. Ganon din sa mga partial. Kailangan ito, guys, guide para maganda ang seating ng mga dentures natin. Then, ito naman ang freezer tsaka flask. Ginagamit ito sa pagluto ng mga dentures. Kulay tanso ito siya. Meron ding mga kulay stainless. Iba't ibang klaseng ball plus po ang ginagamit maging itong freezer. Pink wax. Ito naman yung ginagamit pag nagta-trial fitting tayo sa mga dentures, no? Mag-pattern. Ito, maipoporma mo ng gusto ang seating mo pag gagamit ka ng wax.
At siyempre, hindi mo magagamit o matutunaw ang wax kung wala kang alcohol lamp. Itong alcohol lamp, tingnan nyo guys, hindi siya mausok dahil ang ginagamit dito na panggatong para maging malinaw ang apoy at hindi mausok ay itong denatured alcohol. Huwag kayong gagamit ng gas or gasolina, sasabog yan. Ito naman ang siyempre cutter. Kailangan natin ng gunting pang-cut doon sa mga ends ng mga cast or mga sukat. Kailangan din natin ng mga brass para sa color guard or to wire kung maglalagay kayo ng mga ring clasp. Ito naman yung plier, pangpihit sa mga clasp. At higit sa lahat, importante itong mga pontik or mga ngipin. Iba't ibang klase ngipin, may plastic, no, acrylic, ivory, porcelain. Ayun. May iba't ibang kulay din ito, may madilaw, may maputi, may mga number po ang shade niyan. 82, 83, 65, 67, 62, yan po mga number. Self-curing powder. Ito yung nakikita niyo minimix ko sa mga video ko, no, pang repair, pang dugtong. Self-curing powder po yan. Meron din heat powder po. Pag self-curing powder, ang kanyang kamix po niyan ay self-curing liquid. Yan po. Pag heat curing powder gagamitin, meron din siyang heat curing liquid. Okay. Huwag kayong gagamit ng self-curing heat ang liquid, hindi po titigas yan. Okay. Okay, bench grinder. Dapat merong bar chuck sa kabila at merong polisher sa kabila para lagyan ng rug. Para meron kayong pangbawas sa mga dentures at the same time meron din kayong pangpalis doon sa kabilang side. Okay guys, yan na muna. Sa susunod, tatalakayin natin at ipapakita ko kung paano ginagawa, paano gagawin o gagamitin ang mga tools na ito. Okay?